Good day, mga kapats master. Ang topic natin ngayon is about bigyan ko kayo ng mga counting tips na makatulong sa inyo para kahit kaunti may makatulong yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, mga kapats master. Ito yung ano, unit with spinner to. Which spinner to yung unit na to? Maliit na unit. Hindi ko na lang pakita yung brand ng unit para hindi tayo mabas ng ibang brand. Ito yung diagram, mga kapats master, para masundan nyo. Kayo na lang yan, mga kapats master. I-focus ko muna. Madali naman yung basahin. Okay, ganyan ang mga kapats master. Dito tayo mag-umpisa sa drain. Ito yung dito nalagay yung guma, parang flapper or kanang drain. Ganyan mga kapats master. Ito kadalasan yung ang problema ng mga washing machine. Halimbawa, hindi na tumagas yung tubig dahil may marami ng dumi or nakalimutan kunin yung mga coins sa bulsa ng mga pantalon, kaya na pumasok dito. Isa yan sa mga dahilan, mga kapats master. Tapos madali yun lang yung kunin. Halimbawa, itong klase ng washing lahat na may kan yan eh, ganyan. Nakapan lang yan, nakatrade, parang trade. Tapos, ikutin mo lang, ganyan, kapats master. Tapos, yung iba naman na problema, yung kahit hindi mo na, hindi sa drain position yung sitting na yung pan, hindi nakatrain, tumatagas yung tubig. It means yan, may dumi dyan nakaharang sa butas, o nakapagan sa lalim, kaya yung guma hindi makapost ng mabuti doon sa ilalim, kaya yun matagas yung tubig kahit hindi nyo na naibutang sa drain position yung control doon, mga kapats master. Linisan lang, mga kapats master, open lang yun. Tapos ito may spring, ito naman, kapag maputol itong spring o damis yung spring, yan, pwede yun tatagas. Palaging tatagas yung tubig, mga kapats master, kasi wala nang pressure, wala nang mahina yung pressure ng spring. Kaya, hindi siya nakakompress. Yan, kapats master. Tapos dito, yung plastic na kuhan sa drain, kadalasan napuputol to eh. Tapos kung malayo kayo sa kuhan, pwede nyo na lang palitan ng mga wire. Halimbawa, ganitong wire. Palitan nyo na lang. Kung wala kayong makita, hindi na pwede gamitan ng straw, yung straw ng pangkuhan. Ito wire, matigas na ito. Tapos kanan na lang. Yan ang mga technique namin, mga technician. Yung cable niya, cable. Parang plastic yung cable niya. Kadalasan, kinakain ng mga daga. Tapos dito sa cable ng spinner, kadalasan kinakalawang to, mga kapats master. Tapos kung wala kayong makita, ang madaling replacement nito, mga kapats master, yung cable brake ng bicycle, bisikleta. Yan ang ginagamit ko, mga kapats master, kasi ito parang manap ng ganito nga, kung sample malayo kayo sa city, pero kung malapit kayo sa city, tapos malapit maraming mga shop yung kanyo, sila lang talaga yung may nito ng tinataguan. Kahit sa ibang tindahan na nitinda ng guan, hirap hanapin yung replacement nito, mga kapats master. Brake, cable brake lang ng bicycle. Yan, mga kapats master, yan ang tip sa inyo. Sukatin nyo lang dito kung anong haba. Tapos, matibay pa yung brake ng bicycle, mga kapats master. Yun palagi yung ginagamit ko.
Tapos kapag semester ito, ito ang palagi kong palagi na problema yung mga washing machine, yung sa fuse. Kung walang grounded, then shortage yung connection or yung motor, mga motors ng washing machine, hindi ito bibigay, hindi ito maputol. Limbawa, ito fuse. Malaman nyo nito kung kuan putol ito mga kapat semester. May wire nang maliit. Kahit walang kayong tester, makita naman yan. Tapos, ito, may spring ito mga kapat semester. May spring. For example, kanina, ginagamit pa ninyo yung washing machine. Tapos, nang namatay, hindi nyo alam kung ano ang dahilan. Ito kasi, ito yung first na tingnan yung mga kapasmaster. May spring to mga kapasmaster. Pwede ito na magbigay ng loose contact sa fuse. Kasi yung spring, yan yung makaka-freeze sa fuse para magkadikit yung contact. Yan. Kapag ito yung kan, kahit loose contact lang, automatic, tawag talaga kayo ng technician, magkapira yung technician sa inyo. Yan lang mga kapasmaster. Tapos sa kapasitor, ito kapasitor, actually dalawa itong kan eh, parang kung siya tawag dual eh, kasi dito yung kapasitor ng spinner at saka was. Kung magtanggal kayo nito, pwede nyo, sabi nila, paano mo i-check yung kapasitor kung wala ka namang gamit. Tama yan mga kapasmaster. Pero ang tip dyan mga kapasmaster, kung wala kayong tester, wala kayong gamit nga para i-test kung sira ba yung kapasitor, dalhin nyo na lang yung kapasitor sa tindahan kung saan kayo pumili ng kapasitor, tapos i-double check nyo. Kasi yung lahat ng mga tindahan may mga tester nyan mga kapasmaster. Yan lang ang tips ko na ibigay na makatulong sa inyo mga kapasmaster. So tingnan natin mga kapasmaster, yung ito, yung pula, ito yung kapasitor ng spinner 3.5 microfarad to mga kapasmaster. 3.5, tingnan nyo mga kapasmaster, 3.5, i-test namin. Okay, tingnan nyo mga kapasmaster, 3.5 3.53. Okay, yan pasok. Tapos yung yellow, yan yung papuntang was motor. Actually, sira to mga kapasmaster eh. Ang rigid yung kuhan ito eh, 6.5 yan eh. Pero dahil sira, 0.1 na lang, 0.1. Kulang. Kina. Wake na yan, wake. Wake na yung sakon. Yung 0.1 na lang, 0.1 na lang mga kapasmaster. Wake na yung kapasitor papuntang motor, was motor. Kaya kailangan ng palitan. Kaya ito, pinalitan ko ng use ko na good pa mga kapasmaster. Tapos dito, banda mga kapasmaster. Ito yung was. Ito, pwede itong matanggal. Dito na may screw dito, tanggalin yung lock. May screw dito, tapos tanggalin nyo. Kung matanggalin nyo, linisin. Halimbawa ganito sa kapila. Ito. Ito, master, ganyan. May screw dito, tapos tanggalin nyo para palinisan. Diba ito, hindi pa nalinisan, oh, madumi pa. Yan. Dito yung kan, pwede, halimbawa kung may maingay, tingnan niyo baka may mga coins na dito na pumunta, queen coins, pwede yung quintas, nakalimutan yung kunin sa inyong mga pantalon, t-shirt or jacket, dito pupunta. Tapos yung coins pupunta doon sa drainage.
Tapos yung kagamitan mga kapatid master, nga sabi nila, paano mo gawin kapag wala kang tester? Wala kang tester, na yan ang number one. Ang example, for example nga, paano mo itis yung kapasitor? Huwag mo na lang isipin na mahirap. Ito ang tip na bibigay sa'yo. Kunin mo yung kapasitor, ikat mo, tapos para di ka magkamali, lagyan mo na lang tagging. Example, yung yellow. Totally, walang popularity ito. Pwede ito magkabalik tayo mga kapat semester ito eh. Pero, baka malito kayo, para walang sisiyan kung ako ang nagkamali, lagyan nyo nila ng tagging. Halimbawa, butan nyo ng tape, butangan nyo ito ng number 1, tapos ito number 2, yung kabila, ganun pa rin. Yung pula, ganun. Baka sabihin nyo, ako nagkamali, turo ni Master Pasili yung gan, mali yung turo niya, ikaw. Para sure, lagyan nyo lang ng tagging para sigurado ang mga kapats master. Tapos dalhin nyo na lang sa electronics or saan kayo bibili ng kapasitor, doon nyo ipa-double check para sure. Huwag muna kayo bibili ng bago, i-double check nyo kung good back. Kasi yung motor, spin motor, may winding yan mga kapats master eh. Pero sa sunod ko ng video, ipakita yung winding kasi mataas yan. Kailangan gusto ko naka-disconnect yung mga motors, mga parts master para makita nyo ng actual. Ito hindi naka-disconnect na sa loob eh. Tapos ito may belt. May belt ito sa wash. Kapag, halimbawa, nag-slide. Parang nag-slide na, walang kwan. Walang lakas na. Pwede nyo tingnan yung mga parts master. Yung belt. Dali na naman kunin niya mga kapats master eh. Depende sa design ng yung washing. May washing talaga na mahirap kunin yung belt. Pero depende na lang yan sa kan. Try lang, isubukan lang. Para kahit kanti, hangat na nakatulong yung videos ko sa inyo mga kapats master. Ano pa nakalimutan ko Arthur? Wala na? Dito na ba? Sige. Halitan lang mga kapats master. Yan lang muna. Yan ang mga tips at binigay ko sa inyo sa about ng washing machine mga kapats master. Manual man, automatic. At totally ang sa automatic. Sa next video ko na lang yung mga kapats master kasi mas maraming troubleshoot yung sa automatic mga kapats master. Ito lang muna. Ito lang manual. Yung di kan. Salamat pala sa lahat ng mga nag-view sa tatlong video ko na upload. Tapos sa lahat ng mga nag-subscribe, salamat sa inyong lahat. Sana palagi nyo akong suportahan. Salamat pala sa lahat ng mga tao dyan sa lugar na doon ako ipinanganak. Dyan sa Barangay Ubang, Pututan, Iloilo. Salamat ninyo tanan na nag-support. Sa mga nag-subscribe, especially sa mga patubo pamalili, akong mga kaan dyan, sa lahat ng kakilala sa akin, salamat sa iyong suporta. At dito sa Cebu, salamat sa mga lahat ng mga kaibigan ng technician, salamat sa pag-support mga ka-masters, especially sa ka-group ko dito sa Cebu na Cebu Rocktech Masters. Salamat sa inyong lahat. Sana patuloy kayong mag-support sa mga video ko. Ito ay para makatulong sa mga taong gustong matuto at yung hilig mag-dismantle pero di alam magbalik. Ito yung mga tips mga kapatid master. Malaking tulong na ito siguro sa inyo mga kapatid master. Sa lahat ng sana pala tuloy-tuloy lang. At actually marami pa akong mga videos na ipakita sa inyo. Ito is actual lang. And, tapos ito yung cover. Salamat mga kapats master. Thanks for watching.
yung Patsmaster Jilly. Bye bye.